excited ako na hindi. Excited ako kasi muna tayo sa Windhill, Lilia. May sabit ride kami ngayon ng ating mga friendship nila Jancons, nila Ryan, nila Jose, Charles, si Mel kasama din, pero RCC ride kasi sila. So makikieklabo kami sa pa-RCC ride. Jose? Okay guys, we'll see what's gonna happen. Mukhang maganda yung weather! Diyos ko Lord, please give us a nice weather. First time kong magpipililya and I'm so excited! Excited ka na ba, sweetie? Konti. Daming tao dito. Masasaya na yung mga nakamotor, nakabike kasi of course, makakapag-ride na sila ulit. Ay, kami kasama ako doon. Next week. Yes, dyan. Where is Ryan? No more Ryan! Rhymey, where are you? Ayan na po ang ating araw. Ride out, 6:25. Tramol na tayo. Si Charles siya kasi Ryan. Robinson San Tipolo, time check 7:05. Sayang yung ano, buwelo. Hindi nakabuwelo. Pajak. Ay. Nandito kami sa May Shell. May Shell, Teresa. Oy, cut mo! Nakuhuli yung plano namin eh. Pinatuloy ko tuloy yun din. Si Charles. Oh, mga nagpaplano na ng Samgyup Pride na lang. Okay, so lalarga na kami. Medyo umiinit na hindi. Pero yun, yung RCC, nauna na. So ito nagkakaayaan, bumalik na. Teresa! Pumadyak dito. Makukulit yung mga tricycle. Parang ayaw magpadaan, ayaw magpasingit. Diyos ko. Parang nakikipagkarera sa mga bisikleta. Naalala ko yung ride namin dito ng pahala-hala. Dito bumigay talaga yung tuhod ni Don. Kaya tumigil kami sa arko ng Baras. Tuloy-tuloy yung ahon na yun, ha. 4%, tapos biglang si 6. Bago lumusong. Hingal ng sweetie. Nakaka 28 kilometers pa lang kami. 100 plus yun, eh. So yung hanggang sa bahay pa namin sa mga 120. Hindi ko kabisado yung daan. Pusan ng baon. Baong lakas. Kakaunti na lang eh. Buti nga humahangin na ulit at saka malilim na. Kanina mainit na eh, kaya lalong nakakapanghina. Tapos ang struggle pa talaga dito sa Teresa. Yung mga tricycle lalo ayaw magbigay sa mga siklista. Buti lusong na. Yikes! Nagda-drizzle na ng konti.
Okay. Dito na tayo. Sa... Tutoy ng kabay. Try natin kumapit. Buka break. Cheers. Cool in April. Hindi ah. Ulan. Ganda ng weather. Itong Batangas oh. Nakaka 32.98 kilometers pa lang kami. Tapos 8:30 na ng umaga. Puro patag na dito. Patag gaming muna. Kain na naman. Line ng para. Sobra nang init. Kumakain kami sa 7-Eleven. Monte Maria ba yun? Marita. Ang tagal alam ba? Oo. Tapos pag tinagalit yung mato, lalagpas ka ng konti. Medyo malaki yung ato, pero panahin ang ako. Pakis ng pato. Kaya nga naging 24 kilometers yung ako. Wala ka kayo dyan. Si Ryan tsaka si Charles nag-decide na napag-ahon ng windmills, babalik na. Sobra kasing init bigla. Pero kain muna kami. Kain muna ako. Hindi gusto ko na matak. Sobrang init na, just the Lord. Oh my gosh, it's so hot. Tapos puro ahon. My God. Close yet so far and so hot. Ride out na. Time check 10. Feels like 9:45. Feels like 100 degrees. Okay, let's go. Simula na ng ahon. Ayon kay Climb Pro. So, mahal lang kasi mainit. Ito yun, nabangang ko yung kaliwa. Kaliwa? Nabangang ko yung view sa kaliwa. Maya daw, tingnan natin yung view sa kaliwa. Ay, shucks, ang init. Promise it's so hot, sweeties. Grabe. 5%. Agad. 23.6 kilometers to go. Pucha. Yellow lang naman, ayon kay Climb Pro. Last just na umaga. Can you imagine the heat? Mga si Raulo kami, sweeties. Yes. We are. Si Raulo. Ayan na yung windmills. At si Ryan. Ayun, wala nang puno. Mainit na talaga. Not a joke. It's hot. Mainit daw. Lamig nga eh. It's cold. Ha? Eh, pang winter ako na jacket dito.
Wala nang puno. Tapos, may halo-halo. Sarap nun. Parang mas masarap yung ahon dito kung hindi talaga umiinit yung umaaraw. Kasi ngayon okay naman. Yun nga lang medyo. Tapos pag may hita, kita at binte. Parang feeling ko malapit ako sa langit. Pero sabi sa Climb Pro, ano sabi sa'yo Climb Pro? 20 kilometers sarado. Saan tayo pupunta ng ahon ng 20 kilometers? Sa langit ba to? Oh my God. Parang sarap magpabuhos ng tubig. Mainit talaga. Grabe. No windmill, napakalapit na. Lapit na tayo. Tapos na ba? Pero parang layo. Ha? Ayun o. Ah, recover muna tayo. Sweeties, it's hard kasi it's maginit. And it's late already. 10:40 na. My God. Tumigil na naman po tayo sa harap na po ng entrance ng windmill. At ang tiyan ng wato kay Kumurpok. So, naganap siyang masisiaran. Sobrang init, parang summer. Parang nung isang araw lang, pinapahirapan mo kami sa kakaulan, hindi mo kami pinagbabay. Ay, naganap na po ng iba yata. Salamat po, pasensya na po ah. Hindi ko na alam kung saan nakarating. Baka doon na sa ibabaw ng bundok. So yun. Nagantay kasi kami dito may makisiaran. Eh, may tapos sa CR nila. So ngayon wala ng tao. Ewan ko kung nasa na si Wato. Ay. Maginit. No joke. Ito naman, sagot sa hirap. Bus na talaga si Sweetie. Masakit na yung legs ko kasi. Yung legs ko tsaka binte. Ayun o. Sabi niya laban daw siya. Nakita namin si Jan. Abort mission na daw. Wala, sobrang init. Sobrang mataan. Mabot kami sa paano ng windmill. Yes, entrance. Entrance ng windmill. Kasi kumurukro kong tiyan. Kung hindi kumurukro kong tiyan ay naniyo. Watut. Nakapasok sana kami. Pero okay lang. There's always next time.
Balik tayo kala Rhyme. Na-excite ako sa Lusong. Hinahangin tayo, sweeties. La 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 la. So yun na nga ang bad news. Lagi na lang ako may bad news. Hindi ko alam kung bakit. Pero okay lang kasi sobrang init. It's a matter of life and death situation, you know, my sweeties. Sorry na talaga. Hindi nga namin naahon yun. Naakyat yung ano, dun lang kami sa may entrance ng windmill kasi yung mga sinunda namin nasakto bumaba na. Kung hindi ko rumukro kancha ni Wato, sana nabut, nakaakyat kami. Pero anyway, nandyan lang yan. Anytime pwede natin yan puntahan. Basta gumanda lang yung weather. So yun, panalo naman sa point of view, medyo brownish pa yung mga ano, yung dagat. Ano pa ba? Oh, yun. So yun, brownish pa siya kasi diba matagal nag-uulan. Kaya ganyan pa siya, hindi pa nagsisettle down. Tapos, isa pang bad news. Sila dyan, lumagpas, hinabol ni Jose. Ewan ko paano, hindi aahaw na naman sila. Napakalinit. Wawa naman ang mga friendships. Pero part of biking. Pero you know what? Wow! Kasi naman, sweetie. Tingin naman nakaka-English. Pwede ka mag-Tagalog. Hindi nakakasira ng pagkatao. So, yun. Ang ano kasi doon, ang kati sa mukha. Pero kanina, sa totoo lang, mainit na yung ulo. Mainit na kasi. Napaka-init na. Mainit yung ulo ko kasi mainit na. Tinatoyo na ako. As usual, for the mahal, gugu, ganun ang ganun si Wado. Diyos ko, Lord. Ayun, kakain muna kami. Pero busog pa ako sa kanain kung tinapay sa 7-Eleven. Tsaka sa katerbang liquid na ininom ko. Pero yun, kain muna. Ano yan? Alis na po kami. Alis na po kami. Okay, sweeties, Lusong na tayo. Pauwi na, pero nag-iba ng ruta. Time check, 12:17. Ay, may paro-paro. Ano ba yun? 12:17 p.m. Tapos na mag-lunch, tapos ng chumiga-chiga and all. Uwi na. Ay, hindi pa pala. Kasi magkakape pa daw. Pagkatapos ng walang katapusang ahon, eto na tayo sa walang katapusang Lusong. Ang lakas ng hangin, natatangay ako. Feeling ko ang payat-payat ko. Natatangay ako eh. Feeling lang naman po. Pagbigyan niyo na po ako. So tinagal-tagal naming inahon to. Tumigil pa kami kanina dito. Tapos ang bilis lang namin lulusungin. Yan lang naman. Mema lang. Ang cute to, tignan. Convoy ng bike. Ngayon, medyo carry yung init kasi nasa likod. Tapos hindi umahahong. Kaya okay lang. Dikit daw, dikit. Lagi na lang akong pinapagalita. Halata ba? Halata ba si Chick Solo na umihi? Joke lang ah. Dumihihan? Na dumihihi ka ba? Kinilig pa! Okay. Yung naman si John. Close up lang. Jan. Kaya pa? Hindi na daw. Kahit nahirap ka mamaya ng teacher. Hindi ah, ito hindi. Pwede kaya itong marenta. Rescue. Kailan na po dito? Kailan na akong size niya? Meron akong gustong magpalalamo. Oo, nakalimutan ko nga eh.
Yung araw po ay parang inaaway na kami talaga dahil na wala na kaming choice. Okay, bye. Let's go. Nandito tayo ngayon sa Baras. Pero pa-exit na. Yung Lugaw Project, yung dati namin kinainan. Nung hala-hala feel. Ng Baras. Yan. Puro patag to. Mahabang patag. Kaya ang lakas ng hangin. Kaya nakakalaspag talaga. Sobra. Matatangay ng hangin. Time check, 1:44 PM. 70 kilometers. Buti na lang asfalto yung daan. Medyo maganda-gandang padyakin kahit na lakas ang hangin. Grabe ka naman? Bakit? Kumataw ka na naman? Teresa na tayo, konting kajak na lang kahon na ng Teresa. Inaalok ako ng crabs niya, Teng. Paano ko bibit-bit? Papakagat ako sa crabs. Kotche. Good luck sa ahon sa Teresa. Banginat. Kat siguro to. Nice. Shortcut. Hello. Sana po. Maahon na kita. Sana tayo. Ayan! Woo! Ayan! Part of you! Hi, sweeties! So... Kalahati na ba ito, rhyme ng climb? Patapusan ang climb ng Teresa. Feeling ko, sasakyan ako na nag-overheat. Hindi naman. Tingnan nyo, makulimlim na nga. Pero bago mag-climb kasi, nung simulan ng climb, sobrang init. So ngayon, parang naipon yung init. Ewan ko ba? Kala ko kaya ko, tinitis-tis ko lang. Pero yung heart monitor ko kasi, hindi gumagana. So nakakainis. Feeling ko yung heart rate ko nasa 400. Nabilang ko 400. Charot lang. Pero iba yung feeling. Kaya sabi ko, cool down muna ako. Nagbuhos ako ng tubig sa mukha. Rescue. Joke lang. For the ano na tayo na to. For the pride. Ngayon lang ako tumukod dito sa Teresa. Unang punta namin dito gabi. So, kayang-kaya, mayabang ang sweetie mo. Pangalawang punta namin dito. Ganon din yata. Basta hindi rin maaraw eh. Ngayon, yung simula lang ng init. Simula lang ng climb. Tapos, siguro mga 1/4 pala. Hanggang 1/4. Kumulimlim! O, di ba? Very good ang sweetie mo. Pero mahirap. Mahirap pilitin. Bilang 14 years old. Chika lang.
Yun. So, kami na lang. Si Rhyme nasa unahan ko kanina, tinawag ko. Sabi ko, Rhyme, stop muna ako. I cannot. Okay, BRB, sweeties. Ulit. Medyo nag-pull down na ako. Fair enough. Konti na lang naman itong kahon ng Teresa. Tsaka hindi naman na mainit. So natapos na yung climb down. Teresa! Woo! Sa dulo, pinatikim pa rin kami ulit na init. So ito, traffic na naman. Antipolo pa shopwise. Met mo, luwag-luwag sa'yo! Anong ginagawa mo? Nakakasyon po. Bakit ka namamatayan sa gitna ng kalsada? Dito, nadala ko. Mag-select. Dito. Dad! Kuya, wala po ka paglalagay. Kaibigan ni Nina, tsaka ni Elgie. Ninong ni Duda. Kain mo namin. Say hi to the vlog! Hi sa vlog ni Dita! Uwi na kami. Tatlo na lang kami na dera. Ayoko na ang umahon. Pagod na ako eh. Plus pag na ang sweetie mo. So, lusong na lang kami ng patikling. Kaya sabay-sabay na kami nila Ryan. Napakadami ng tao dito sa Antipolo. Nung bata ako, parang bilang na bilang ang mga taga Antipolo. Pero ngayon, as in, sobrang dami ng tao. Marami nang nakaakyat sa bundok ng Antipolo. Bakit? Bawal mag-vlog. Dinadaan ko lang sa pag-vlog yung pagod ko. Chinichika-chika ko yung paglaki ko rito sa Antipolo. Konti pa lang namin, tapos ang dami pang banganting mga lote. Nares! Lulusong tayo ng tikling. Para less pagod. Dito tayo sa left. Imagine, nabot tayo ng 4:30. Thank you. Daming sasakyan. Sobrang busy. Lakas talaga ng hangin. Kahit anong gawin. Pero at least ngayon hapon na. Traffic. Grabby. Gravity. Maliliko ng patay-tay. Nangunan, ganun. Approaching kahabaan ng Ortigas Extension Avenue. Yun. The road is very busy. Mike! Sorry na. Takot kasi madurog ng jeep. Sa sobrang pagod, nakalimutan ko na mag-close out ng video. Kaya naman, sweeties, maraming salamat sa pananood at sa pagsusupport. Please don't forget to subscribe. Thank you, sweeties.